Bright Sky, mga kapamilya. Good evening, PBB community! Happy Sunday! I hope ay peaceful at maginhawa ang inyong Sunday. And for tonight, let's all chill para naman refresh tayo at maganda ang pagpasok ng linggo natin. At kasama kong makaka-chill ang hindi nagbihis mula kahapon at naka-neon green pa rin, the one and only Richard Wong! What's up, everybody? What's up, kapamilya? What's up, Sky? Bakit parang naka-turno ba tayo? Neon green din ba yan? Huh? Neon green ba to? Ay, wala ka bang neon green na cup din? Or cup salamin din sana? Mamaya mag-glasses ako. Ayan, twinning tayo. Anyway, hello everybody and welcome sa ating mga kumunidens natin today and happy Sunday! Salamat sa mga kapamilya for joining us tonight para sa isa na namang masayang episode ng Kumulitan, The Weekend Show. For tonight, we have a very special guest co-host. We all know the winner of the House Player Campaign will be a guest co-host sa Kumulitan Weekend Show. Kaya for tonight, let us all welcome Janine Ann Nedoy. Hello! Hello, Janine! Hi, Janine! Hi, guys! Hi, it's Sky good. And Richard! And hi, it's, guys! Tama, no? Janine, no? Hindi Janene, yes. No? Janine. Janine po. I am Janine and I am very happy to be here tonight. At sa mga susunod na mga gabi na makasama niyo ulit ako. Ayun. Janine! Happy JS Prom! Happy JS Prom! JS Prom! Mukha ba akong JS? Di ba? Hindi mo ba nakuha yung ano? Hindi mo nakuha yung memo na dapat naka-neon green tayo? Oh. Wala kasi ako neon green, sayang. Neon pink na lang. At least neon. Ay, pwede. Neon pa din. Hindi mo nabasa yung part na pag-green. Neon nabasa mo lang. Hindi eh. Neon lang. Oh, pero kahit neon lang ay neon ay napakaganda mo naman, Janine, sa iyong kasuotang kulay rosas. So, tonight, ngayong gabi, Go, Sky, go! Ngayong gabi ay exciting but at the same time ay nakakakaba ang ating mangyayaring episode dahil tonight, ang ating mga remaining housemates ay hahanap sa harapang nominasyon dito sa Pinoy Big Brother Community Season 10 Adults Edition. So, how would this turn out? Oh, I'm excited for that, diba? Nakakakaba yun, for sure. Tama, kaya naman, join us naman tonight, no, by watching the PBB episodes of Kapamilya Online Live, Jimmy TV, A to Z, Channel 11, and I Want TFC. And guys, syempre, don't forget naman to use our hashtag today, which is hashtag PBB Kumu Love Triangle. Yes. Tama ba, Jim? Ano ba yung Kumu Love Triangle? Yes, Go na. May love triangle sa loob. Oh. Sino ba yung love triangle dun? Oo nga, baka naman ma-tweet nyo sa amin at masabihan nyo kami using the hashtag PBB Kumu Love Triangle. Pero tatanungin ko sana si Janine kanina, sabi niya nakakakaba. Janine, paano yung nakakakaba? Patingin nga naman. Joke lang. So, So nakita natin kabahan si Janine, kaya naman ipa-trend natin ang ating hashtag for tonight, hashtag PBB Kumu Love Triangle, dahil kaabang-abang ating magiging episode for tonight. Mag-ingay ang mga sumusuporta sa PBB Adult Housemates. And before we continue, ito muna ang mga abangan natin for tonight. Panorin natin to. Naliligawan mo si Seham. So, did you have a crush on me? Yes, I have. The only girl that I like was... For now, let's focus on ourselves. Ayan, nakapokus na siya sa iyo. Ang maaari lang iboto ninyo ay ang mga miyembro ng grupong kinabibilangan ninyo. Lahat kayo ay kinakailangan ng mag-empake. Pinoy Big Brother Adult Edition, 7 p.m. So love triangle si ano, Michael yata dyan. Tama ba? Sa, yan yung teaser niyo nakita ko eh. Parang feeling ko parang yan, Michael yata, no? Yeah, di ba, ano, yes. Richard and Janine kagabi, napanood natin yung may nanonood lang si Zach, tapos tinutulungan kasi ni Seham si Michael na gumawa ng costume niya for the night. So, before tayo pumunta dyan sa love triangle na yan, let's have a recap muna.
sa mga nangyari kagabi. Well, a very heartbreaking episode happened last night dahil dalawa na naman ang namaalam sa laloob ng bahay ni Kuya, and they are the Makaraan brothers from Italy. Yes, another heartbreaking news ay natalo nga sa weekly task ang mga housemates. And that simply means that they won't have a weekly budget. Kaya naman, like what they say sa Celebrity Edition, ay, toyo at rice na lang muna. Toyo and rice. Pero paano yung song? Paano ba yung song? Paano yung song ulit? Nagdadan mo? Si Janine, alam ni Janine. Janine, ano yung, paano na yung song? Alam mo ba yung song? Parang kumakapit si Janine. Kumapit ata. Oo nga pala, no? Nakakanon lang. So habang ano, baka kakain muna siya ng toyo and rice. Pero you know what, as we have discussed last night, even if they lost to their weekly task, it was still a wonderful task and event. Dahil it was a statement. It was something... Vlog ako. Oh, ayan. Ayan. Janine. You are back, Janine. Oh, nawala na naman. Janine? Ito na. Nag-vlog ako. Ayan. Yes, you are so back. Sorry. Ayan. No, it's okay. It happens. Oo. Pero ayan nga, going back to the discussion about the drag weekly task, that even if they lost, they were able to realize about themselves. They were able to know such confidence na before hindi nila alam. And they were able to give respect to the art of drag, diba? Correct. Like, it's something for me, even as viewers, kasi syempre hindi man tayo lahat know about the drag performances and all that. And for me personally, I was able to learn na parang, ganun pala yung drag. Hindi lang siya parang cross-dressing or dressing up like a girl. It's an art form pala. Mm-hmm. Ikaw, Janine, what was your, sa lahat ng mga nag-perform kahapon, lahat ng housemates, which one stood out for you talaga? Mm. Ay, parang naka... Nag-log pa ako, hello? Ayan, you're back. Janine. Yes. Hello? Ala, alam mo, nangyayari talaga yan pag sa prom. Tinatanggal kasi nila yung signal para hindi makapag... Hindi, Janine, are you there? We were asking lang, sino yung naging paborito mo kagabi na performance? For me, si Jean. Kasi nag-stand out talaga yung Morena Beauty niya. Ang ganda ng makeup sa kanya. Although maganda na talaga siya, mas lumutang yung pagka-Morena Beauty niya. Ang ganda ng makeup, ng damit, and yung hair. Sobrang bongga ng hair niya. Oh. And ang ganda ng performance nila. Favorite ko yung Jean na team sa performance. Mm-hmm. Tapos diba, Michael stepped on Jean's finger then accidentally? Oo. Yes, Hindi niya pinahalata. Oo. Tapos nag-react na lang siya after. And I think that after is painful, na, no? Janine, ikaw, bilang nagsusuot ka ng heels, natapakan ka na ba ng... Iba na nagsusuot ng heels? How, sa tingin mo, gano'ng kasakit yun? Hindi pa naman, pero for sure, sobrang sakit doon. Oh. Ooh, I can only imagine. And Michael is so tall and strong and heavy. Ang sakit doon, ah. Diba? Mm-hmm. And the fact that wearing heels is not easy, diba? Hindi yun madali na talaga magsuot, diba, Janine? So, oo. Natapilok pa nga si Michael noon, diba? Kaya sila na-sprain doon? Hindi ba na-sprain niya sa ganun? Hindi ko, I mean, I've never worn heels in my life and looks so dangerous. Like, as in, like, you're like, it's like you're on stilts ba, tawag? Oh, natapilok na ako one time. Talagang namaga yung pa ako. Ewan ko lang kay Michael. Kasi gumanon talaga yung paa niya, di ba? Oo nga eh. I think, diba? So, ako, natapilok nga ako sa regular na chunky shoes lang eh, na magayong pa ako. So, kudos to them and to all drag artists, diba? Kasi it's not easy, no, to wear all those things, diba? Parang yung mga patong-patong na damit, tas ang init, that hair. So, respect. And the makeup, oh my God, and super, parang yung kilay, diba nawawala yung kilay? Actually, bakit pala... Why do they hide their kilay and then draw it? Bakit ganun pala? Gusto nila yung mas mataas. Ganun kasi sa drag. Yung parang talagang exaggerated lahat. So, alam ko glue yun eh. Yeah. That's the reason. I know, to create an illusion of a different... kasi diba, normal makeup to enhance... Yeah. To enhance your right, features. Yun naman,
they totally change their yes. facial features. May karanasan ka ba, Janine, sa pagda-drag? No, wala pa. Pero mahilig ako manood ng drag na palabas. Nanonood ako. So may idea ako, pero never ko pa siya na-try. Kayo ba? Naranasan niyo na ba? Mag-drag? No. Well, I tried, kasi sa season ko, I tried yung kimono. Kimono ba? Or geisha pala. Sorry, geisha. Yung geisha na naka... Super white makeup. Yung buong face. Honestly, that was the task that I hated so much. Kasi nung time na yan, I really don't like the idea of dressing up and then have a lot of makeup na parang puti sa face for the whole week. I remember I hated it so much. But then... After the week naman, I feel ko, it's a different story, it's a different thing. It's paying tribute to the geisha who really, it's a different type of work eh. Tapos ano yung Japanese na parang heels din siya. That was my experience na parang like, na similar to heels where muntik na na sprain din, parang ganun. Bakya ba yun or hindi? Bakya ba tawag? I'm not sure what it's called. Hindi, feeling ko lotus. Parang kahoy, no? Yes, parang kahoy. Iba ba yun? Yung lotus feet yun, nakaganoon yun pa. Chinese pala yun. Ay, ano yan? Yung Chinese na ano, it's, parang, they yung lotus feet, para, they ramp it talaga, lumina pa. Mm-hmm. Yeah. Metal yun. Yes. Para hindi na lumaki yung paa. Yeah, the thought of the ayun, issue. Geta, yung Japanese slippers. Geta. Ayun. Geta. So, ayan, hindi bakya. Oo, o hindi ba? Magbagsak kayo kung gusto nyong makita ang mag-transform si Richard, di ba? Baka meron po kayong mga... Anong Richard? Si Janine or si Sky dapat hindi yung nag-transform na ano? Oh, thank you, Solf Garcia, Direct Sol, maraming salamat. Si Richard po ay magda-drag na. And speaking of that, habang magpe-prepare si Richard sa pagda-drag niya, tara na at manood na tayo ng ating live episode for tonight. At ito ang hashtag TBB Kumu Love Triangle. Oh, Triangle. Stop throwing me under the bus, guy. Why do you keep throwing me under the bus? Richard, ganun talaga. Pero in fairness, ang galing nila talaga. Man, todong bigay. Sobrang saya ko po, kuya, sa mga ka-groupmates ko po, kuya. Yung efforts po nila, binigay po lahat nila, kuya. Natatapakan po ako ni Mikey. Hindi ko po naramdaman yung sakit na nag-perform po ako. Kailangan ko manatili as a character. Actually, na-enjoy ko po yung unang grupo. Yung part na mga pagkakamali nila, yung mga hindi pagsasabay-sabay, hindi naman natin makikita yung perfection agad-agad in one week. Hindi ko papansin ang lahat ng maling yun kasi na-enjoy ko yung performance nila. Yun yung pinakamahalaga for me. Yung genuine kuya, ito mas malinis yung performance na to sa akin, para sa akin. Merong blocking doon na lahat sila pantay-pantay. So kita mo lahat. Tapos lahat sila aura to the highest level talaga. At matapos ang pagtatanghal, nalaman na rin nila ang resulta ng kanilang weekly cast. Ikinalulungkot ko, housemates. Kayo ay nabigo sa inyong weekly task. Umaga bago ang eviction night, pagising ng housemates, agad nilang naisip ang posibilidad ng pag-alis ng ibang mga kasama sa pinangangambahang double eviction night. I hope so. Don't say, how do you do it then? Maya-maya pa, naging abala sina Zach at Jin sa gawaing bahay. Rasan? I'll bring the boards. Ako na lang dyan. Hindi, for summarization. Hindi mo sinabi. Hindi mo sinabi. Ang alam ko, sinabi ko. Hindi mo sinabi. It's because I had a crush on you. I got used to have a crush on you. You had a crush on me? Had. Tapos na. I don't know. What might happen to me, you're still my friend and I'm willing to know you more outside. Bahay ni Kuya. So, na-speechless ka nga, Zach. Oh, nagulat ako. Paano yan, Zach? Sabi ko naman, I'm so excited to know you more when we go outside.
For now, let's focus on ourselves. Ayan, nakapokus na siya sa iba. Oh, no! Can you go? He's strongest. Kasi zealous ka ba, Zang? Saan? Ano yun? Saan? Hello? Saan? Hindi mo ba nang papansin kung sino yung kasama niya always? Bakit? Ba't ako masiselos? Kinagabihan, nagtuloy ang katuwaan ng lahat sa kanilang weekly Kumu Ask. At unang sumalang ang Team Jinwin para dito. Hello, Kumunizens! Isa-isa nang sinagot ng housemates sa mga katanungan mula sa community. At para kay Michael naman ang sunod na katanungan. So I'll be in character. Okay. I'll be in Olympia Diaz. So, guys, ask me. Oh! And the love triangle begins. Malapit na din si Sam kay Zach. Nagiging friends na talaga sila and don't problem with that kasi I... Confidence. I feel confident about myself and I'm happy kung saan sila happy and dito sa bahay ni Kuya, lahat kami magkakapatid and I feel like Zach is as also a spot for Sam kasi close din sila. I don't have any problem or any jealousy within me kasi po Kuya, I treat everyone equally. Sasalubungin natin ang Team Brooklyn! Habang ang Team Rock Queens ang nakasalang sa weekly Kumu Ask, napag-usapan ng Team Jinwin ang naging sagot ni Michael. Kapatid ko lahat sila, as hindi lang si Jose. Except lang ni... Except sa isa. Cash. Cash mo. Wala lang. Relax lang. Cash mo. It's early pa. Maaga pa. Parang hinahangaan mo lang parang. Hinahangaan. Amazed lang. Samantala sa Kumu Room. Ganda ng mga questions na kumuli din. Still confused or not anymore? Ang hirap magtanong. Well, I think right now it's... a little confused. Oh! Yung reaction ni Zach! Nag-fidget si Zach eh. 80%. 20% confused. Oh. Oh my goodness. Thank you so much, guys. I love you all. And awesome. Okay, if given a chance, you know, labas ng bahay ni Kuya, may possibility ba? Bakit ganon? Bakit ganon? Naliligawan mo si Seham. Grabe pa sa bug. It's okay if you say no. No, it's not a no, Seham. Oh! Pag-usapan namin ni Seham last night, parang I am so excited and I am willing to know her more outside. So answer when we to answer the question, I really want to know her more. I like that. I like that. Oh, Seham. 80% pa rin na 20%? I know. Well, if you wanna know, I'll tell you the juice about what happened. Pero I admitted to Zach na I had a crush on him before. Grabe! That was exactly what I was waiting for nga din eh. It was friend zone. Yeah. I was friend zone. You felt? I felt I was friend zone. Well, you know, I said like I had a crush on you before. Oh. And then Zach was like, oh, I appreciate your courage. Oh! Yes! Oh, Zach, why? Kasi hindi pa nagsisinkin sa akin to. Kasi bigla mong sinabi. Oh, wait, wait, wait.
Pero after we talk, I was smiling the whole time. Habang nag-uusap kami. Hindi ko in-expect na, wow. Copy duo talaga! Grabe! Oh my gosh, ba't kinakabahan ako? Ano ba? Feeling ko hindi lang naman nakasagot si Zach. Ngayon, for now. Sam. Is, dito sa loob ng bahay is to our ourselves and sa mga patas ni Kuya. So, did you have a crush on me? Wow. Answer the question! Yes, Sam. Straightforward, straight to the point. You got it straight from Zach. Took all the courage. Siguro po, Kuya, nung gabing yun po, hindi po naging malinaw or hindi ko po nasabi ng maayos. And sana po malinaw na sa kanya po. Genuine nakikinig naman sa labas ng Kumu Room. Oh my god! Look at the face of Michael! No? You should appreciate this community sense. Oh, hindi lang talaga nila sinabi. Kung kayo na na-surprise, mas lalo pa kami! Grabe talaga, narinig namin sa labas. Nagmaritest na dyan sa labas. Sa pagpasok ng mga nalalabing linggo ng adult housemates sa bahay ni Kuya, ano-ano pa nga bang matitinding pagsubok ang yayanig sa kanila? Hello, Philippines! Hello, world! Ngayong gabi, masusubok ang katatagan at pagpapakatotoo ng housemates dahil dadaan sila sa isang harapang nominasyon. Kung paano ang magiging proseso nito at ang matinding kaakibat ng pagkakaroon ng mataas na puntos mula sa mga kasama, malalaman ninyo maya-maya. Samantala, kung unti-unti nang nagkakalinaw ang damdamin ni Zach kay Seham, mukhang naguguluhan naman ang ating bright-minded darling pagdating sa isa pang housemate. Kung kanino, panoorin niyo to. Si Michael, kausap naman si Nathan tungkol pa rin sa naganap na livestream. Bro, gusto ko ikwento sa'yo pero parang mas magandang wag na lang. Bro. Bad for me. Bro. Kung bad, okay lang. Ayoko magsabi, bro. When it comes to love life, hindi kasi ako masyadong na-apektuhan. Pero when it comes to like task, tapos hindi ko ma-accomplish, makakalit ako sarili ko. Hindi 100% bad. What happened? He was asking me about what questions were given. What question do you want to know? What question do you want to know about last one? Last one was for Zach. How you ask Zach? Oh, you ask Zach? Let's all share na lang. Let's all share. Sige. Sinawa ko lang. Sana nagsabi ha. Si Siam na. Sige. You ask their own question. Sige. Ako mismo sasabihin ko yung question. Sabihin ko marap. Oh my God. Ayaw niyo isali. Sige, isama si Zach. Ba't ayaw mo isama si Zach? Zach, sama ka Zach. Oh! Oh! They put it on the hot seat talaga! Hot seat? I was in the hot seat! Anong reaction mo na si... You know? And then... Sino yun? Ay, napapalapit na din sa... Kay... Kanino? Okay. Yung question. Nag-selos ka ba? And then? Sinabi ko na wala, hindi naman. I love you. Hindi lang ako selos kasi I believe na kami lahat ay magkakapatid. Silang Siam at saka Zach naman ay like kasama din sa Cupids, yung task. Diba? Totoo ba yan? Sinabi ko yun. Sabi pa niya, he treats us equally. He's sweet to everyone. Hindi ka nagselos. Kaya his name is Tam Is. Sinabi mo? Akala ko pa naman may crush ka kay Siam. Ay! Ano po rin ako? Bakit rap? Bakit ganun? Bro! Sa the table. Bro! Oh, may class ka with si Ham. Question now. Sabihin mo na daw. Sinabi niya sa akin. I said 80% sure. 20% confused. Totoo yung answer niya? Yeah. I was confused if I liked Michael or not. That's why I was saying I was confused. Pinanong pa sa kanya kung kanino siya confused. Ay, wala na pala yun.
ilang sandali pa, tinipon na sila para sa magaganap na eviction. Habang naghihintay, si Nathan patuloy sa panunukso kay Michael. Me and Michael has a secret, but I won't tell. Oh my God. Hindi kasi sabihin sa... Wait, I'm confused. What? What? You have a crush? So Seham... So Seham is confused. Hindi sa... Seham likes Isaac. Confused siya kung gusto niya si Michael at the same time. Yes, I think she likes both. But she likes Zach and she said she likes had past tense Zach. So meron kay Michael na ngayon. So ngayon si Michael for sure. Oh, mga ganun nga siguro, no? Now I'm confused. Ang eviction night. You are also safe. Kathleen! Congratulations, Kathleen! That means, Jay, I'm sorry. You are safe! Jin! Congratulations, Jin! That means, Basti, I am sorry. You are the second evictee for this week. Matapos ang mga anunsyo, napuno ng emosyon ang loob ng bahay. Parang halong masaya na malungkot kasi may aalis. Tapos si Basti pa yung kasama ko na pipilian. Si Basti po, recently, naging kaklose ko po talaga dito sa bahay ni Kuya. And nakakalungkot po yun. Sabi ni Basti. Hindi pa daw sa umaga. It is my second time na I got safe po, Kuya. And I don't know what I did to deserve this. Masarap po sa pakiramdam, Kuya, kasi I'm just being me po dito sa loob ng bahay niyo, Kuya, tapos may sumusuporta po sa labas. Next week na naman to. Ako yung next week na naman. Maya-maya, ipinatawag ni Kuya si Nathan. Nathan, ipinatawag kita rito dahil gusto kitang tanungin sa iyong immunity pass. Opo, Kuya. Gagamitin ko na po ang aking immunity pass sa susunod po na aming nominasyon, Kuya. Nang malaman ang desisyon ni Nathan, tinipon muli ni Kuya ang lahat para sa isang mahalagang anunsyo. Maupo na magkakatabi ang magkakagrupo. Oh my God. There's something pa. Nais kong ipagbigay alam sa inyo na ngayong gabi ay magaganap na ang inyong nominasyon. At sa magaganap na prosesong ito, nagdesisyon na si Nathan na gamitin ang kanyang immunity pass. At dahil dyan, ay hindi niyo siya maaaring iboto. Nitong linggo, kayo ay nahati sa dalawang grupo, ang Rock Queens at Genuine. At dahil dyan, para sa nominasyong ito, ang maaari lang iboto ninyo ay ang mga miyembro ng grupong kinabibilangan ninyo. Oh, man! So inside Team Rock Queens, Team Genuine, sila-sila lang. Nang kaukulang importansya ang nominasyong ito. Dahil well, it makes sense sila'y magkakasama. Ang kahihinatnan ng inyong mga boto ay may matinding kapalit at kaugnay sa mga pangyayaring ito, housemates, maliban kay Nathan, lahat kayo ay kinakailangan ng mag-empake. Kunin na ang inyong luggage sa storage room. Wait, ba't impake na agad nomination pala? May eviction na? Ngayon na, Kuya? Ngayon na daw. I'm a bit confused. Kasi pinag-iimpake na eh. Are you confused, bro? Isang taong lalabas na yun? Baka ano? Baka marami nang lalabas. Tapos bukas na ang mangyayari. Hindi ko alam. I'm a bit confused. I don't know. We'll understand it by tomorrow or next day.
tomorrow, but we're packing tonight na. Habang nag-iimpake, patuloy na naguguluhan ng housemates sa mga magaganap. Seham, I love you. I love you too. I'm so confused. If ever we have to go tonight, I'll miss you. I miss you too. I really miss you so much. What's going on? I'll miss you too. You know that. I think we're going to be separated. So today somebody will leave again? I have a feeling. Then remove the jacket pa. Look at this. Right, Sky, mga kapamilya. Good evening, PBB community. I am Sky Kizon, and welcome to Pinoy Big Brother Community Season 10, Kumulitan the Weekend Show. And wow. Ang katwining ko for tonight, please welcome Richard Juan and our very special guest co-host, ang papasok din sa loob ng bahay ni Kuya, the winner of House Player Campaign, si Janine. Hi! Hello. Hello Janine. Janine, hindi mo nakuha yung Janine. Hindi mo nakuha yung ano, yung memo na dapat naka neon green ka din. Oo nga. Neon pink lang. Neon naman siya. Okay lang 'yan. Ayan, Janine, say hi muna sa ating mga nanonood sa Kapamilya Online Live and on Kumu. Oh, hi sa mga sa inyong lahat. So ako si Janine, so abangan niyo ako sa pagpasok ko. Sa nalalapit na pagpasok ko as a house player. So, tignan natin ano yung mga kaganapan. For sure, nako, maraming kaganapan na ibibigay ni Kuya sa akin. Ang ano bang role ko doon? Ano ba ang mga pasabog ni Kuya? So, abangan nyo yan. Palaban I'm both, excited. No? Same vibe na binigay ni Mark. Yung para talagang someone would light a fire inside the house of Kuya. Tama. I think the way, super I think that's the rule, kami. No? That's the role of the house player, yes. No? Kasi to force them, mm-hmm. to force the housemate to show the true selves, parang ganun, no? Para mas makilala, di ba yun so naman kailangan palaban talaga. Mm-hmm. Palaban. Speaking of palaban, ito. Ito talaga palaban. Oo, may labanan na nagaganap, Janine, sa loob ng bahay ni Kuya. And we are watching PBB Kumu Love Triangle, so keep on using that hashtag, guys. Ang labanan ni Michael Ver at saka ni Zach kay Seham. And then si Seham, 'di ba, confused daw siya na 80%, ay 20% confused. 20% confused, 80% sure. So oh, right, tama. Uh-oh. And then nagsabi si Seham na she had a crush on Zach. Mm-hmm. Pero when she confessed, walang reaction si Zach. So during that time, I think she was confused then because she started having feelings for Michael na din yata. Kasi parang, tama ba yung analysis ko dito? Yun, eto. Let's confirm ha. Sa mga nanonood natin sa Pamilya Online Live and sa Kumu. Loud. Oo. Ang confusion ba ni Seham ay dahil confused siya kung gusto niya si Michael Ver. So, klaro ba na had yung kay Zach? Is that, yun ba yung ibig sabihin nun? Maybe, no? And I think at the same time, kasi usually when you like someone and then someone does not react the way that you expected them to react, parang nawawala yung feelings mo ba supposedly. Pero, nung nag-amin na si Zach na may crush din pala, bumalik na siguro yung feeling. And si Zach yung nagsabi, di ba? Sorry, si Janine, Janine, alam ko, feel ko mamamarites ka dito. Kumakapit pa naman si Janine. Pero kasi si... Kakapit ako. Oh, teka lang. Oh, yan. Ayan. You're good. Back. Diba? Ayan. Hindi, okay, pero, yan. Hindi kasi si Zach, I guess, nagsabi naman siya na gusto niyang makilala si Seham pa paglabas ng bahay ni Kuya. Yes. But the way that it was delivered to Seham, the way she took it was friend zone. Kasi hindi nga sumagot si Zach. Oh. Yeah. So, doon time niya, nag-isip-isip na siya, kaya na-confuse siya kasi nagpaparamdam si Michael. So, parang medyo na-fall din konti. Well, I don't think naman may pa-fall. Feeling ko talaga genuine naman yung confusion. What do you think, Janine? Siguro, pag ako yung nasa position ni Seham, maku-confuse talaga ako kasi pareho namang gwapo si Michael at si Zach.
So sino ba talagang pipili? And they're both so and they're both such strong ano eh, strong personalities and strong type of people na parang like ah they both have their amazing side of things. You know, Zach is always the parang mabait, very nice. Si Michael naman yung competitive na type. They're two very different. Ano man tawag archetype ba yan ni sinasabi ng tao usually? Talagang totally opposite. Different. Parang ano, bilateral. Bilateral. Hindi, pero no kasi ang confused si Seham. And kita naman na confused din tayong lahat. Kasi tulungan ni Seham si Michael, nag-uusap sila, there's this kind of spark. At nagsiselos si Zach na hindi lang na-verbalize. Dahil lang ba hindi na-verbalize ni Zach na gusto at ngayon nagka-develop na ng ibang feelings si Seham? So I guess we will eventually find out in the coming weeks of what's going to happen, what's going to transpire. But ito pa naman yung nangyari sa ano kanina. Ano naman yung empake, guys? Speaking of another confusion, Richard, eto na nga. Magkakaroon ba tayo ng eviction tonight? Guys, yan ang abangan ninyo. Kasi nag-iimpake mga housemates. Oh my God, Janine, ano sa tingin mo? Baka empake sila kasi papasok ka na? Ganun ba yan? Mamaya papasok ka na ba? Si Janine at saka si Marky lang matitira siya doon. Mamaya na agad. Hindi, feeling ko may evict talaga kasi pinaghahanda na sila ni Kuya eh ng mag-empake. So feeling ko may eviction na naman kahit may dalawa nang na-evict. So pangatlo, no? On the other hand, meron namang kuro-kuro ang mga boys na parang paghihiwalayin sila. Baka may task. May task na aalis sila. Or we don't know. Baka after naharapang nominasyon, makakaalis ka na sa bahay ko. Oh my God, so the person that gets the highest votes for evict or parang nominated, evict na pala agad. We don't know. Baka ganun. Oh my God, Kuya's pasabogs, I love it. baka Janine, pinag-aandaan lang yung pagpasok mo. Bakit naman sila ang mag-iimpake? Dapat ako, di ba? Sila ang lalabas, ako papasok. Oo. Oo, tapos na daw. Hindi, pero ano, balikan natin. Again, kudos to the housemates. Despite losing the drag weekly task, they were able to raise awareness sa art of drag. A huge respect sa drag as a form of art. So, congratulations pa rin sa kanila. At mamaya abangan ninyo si Richard Juan ay gagawa ng version niya ng Ama Kabugera. Lahat tayo kasi may Kabugera na. Ano ba yung mga names natin dun ulit? Malalaman natin sa next gap natin. Richie Rochelle yung sa'yo. Naalala ko, Richie Rochelle. Parang mas spill na dapat sa next gap. Mawal. Okay guys, alam nyo, abangan natin yan. Magbagsak po kayo sa Kumu and... Ito na, tingnan natin kung may mga kasagutan na sa ating mga confusion. So let's watch Pinoy Big Brother Community Season 10. Si Richard ang laging alay. Mama Bear talaga. Yes, lahat dapat. Even si Janine. Mag-isip ka na, Janine, kung ano yung drag name mo. Anong drag name mo? Wait lang. Mamaya, discuss natin yan. Sige, alam nyo, yung mga Zach Ham, at saka, anong tawag sa Michael Ver and Seham? Ano yung love? Verham, I think. Is it Verham? Verham! Oh, it's a battle between Zach Ham and Verham. And Verham. So, guys, sa mga Verham at saka Zakam dyan, coins naman para sa Zakam at ng budol. Para malaman lang yung voting. Oo. Ayun, naglalaban, Zakam lang. Zakam. At pero tingnan na natin anong nangyayari before ang ating... Studio. Oh, wait. Sige na nga. Pagpapakin na sila. Okay. Kasi po, Kuya... Baka hindi na po kami magkita, Kuya, kasi I feel like tomorrow is our last day and baka tomorrow we'll be busy and
I think this is the day na sabihin ko I should have courage po sa sarili ko, kaya I took the step. I'll make it summaries. Okay, go. The only I never like R. You know R, right? Mm. I never like. You never. What? The only girl that I like was. Really? I thought you liked Jenna. No. I just did that because I thought I like. First time po nangyari po kuya, kasi inamin ko po sa isang babae, like harap-harapon po kuya na gusto ko po siya ganun. Kasi usually sa ano lang, cellphone lang po kaya or sa internet. I was amazed how you like changed over time. Changed where? Ah, like over time. Okay, I get like, it. From a shy and then you became a leader then. I was shocked actually when I was the boss, diba? Mm. And then who's gonna be the boss? And then like, yo, kaya pala. And then, oh thank God. You for believing in me. Well, and how you are so very creative. That's why I was so amazed. Oh, thank you. For the longest time, I didn't know na he had a crush on me. I thought na he's like that with everyone. Pero yun pala, he developed a crush on me. I haven't told this to anyone. What? And also did tell this to Nathan. What? Okay, well, I like oh. And then oh, man. I'm even more confused now. Sam just said. Well, because my secret was in the Kumu room, they asked who would you most likely date outside. I said you. Oh. Doing. She said that. Why? I had a crush on you for a long time. What? But I'm not the type who would, I'm not the type of person who would tell someone that I like them. I feel like I became braver as a person here sa loob ng bahay mo, kuya. And maybe now that I'm a little older, I want that was fast. Clear. That's like, you know, I don't want to keep going in like circles. I want straight lang. Actually, when I first saw you, I was like, oh my gosh, it's the guy from TikTok. And I told you nga, I followed you nga. You know, I was like, sobrang, ano, you're so good. So, I, ano. Oh my God. Yeah. It's taking I'm a lot so of confused. From me. Yeah. But yeah, yun, when I saw you, I was like, oh. I don't know. I didn't think that you were gonna like me or something. So I was just like, oh, okay. I'll just like admire from far. But then I think I had a crush. But then I started liking you. Yun, in the capital. Okay, so. I was crying and then you were like there. Klaro na yung confusion. Gusto ni Sam si Michael. Si Michael talaga. Ano lang po ako. Makulit po ako, kuya. Kaya, who would thought na a girl like her would like me na? I'm glad we told you. So Michael yung gusto niya, hindi si Zach. Si Zach dati. Had kasi. So tama nga yung had. Yung theory natin, had talaga. Sa pakikitungo ni Seham, oh. Sa nagkakagusto rin sa well, of course, si kasi magkakasama patuloy sila. Patuloy natin yung tututukan. Samantala kung may nagpakilig sa mga housemates ay merong ding nagpakabog ng kanilang damdamin. At ito nga ang malaking anunsyo ni Kuya na natunghaya natin kanina. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-eempake ng lahat ng housemates? Sa puntong ito, nakahanda na ang mga bagahe nila, gayon din ang isang misteryosong kahon sa living room. Kung ano ang laman niyan at ano ang kaugnay nito sa harapang nominasyon, sumilip na tayo sa loob ng bahay at alamin na natin mismo mula kay Kuya. Housemates. Yes, Kuya. Ngayon, isang bagong pagsubok ang inyong haharapin. Kung saan muling masusubukan ang inyong tapang at pagpapakatotoo sa inyong mga kasama. Dahil kayo ay dadaan sa harapang nominasyon. No hard feelings. Yes. So intense. Nathan,
bilang tanging housemate na may immunity, buksan mo ang kahon na nasa harapan mo. Bawat isa sa inyo ay tatawagin ko at sa aking hudyat, kukuha kayo ng 2 kwintas na katumbas ng 1 punto at 2 puntos na ibibigay ninyo sa housemate na nais ninyong lumabas ng aking bahay. Gaya ng nalaman ninyo kagabi, ang maaari nyo lamang iboto ay ang mga naging kagrupo ninyo sa nakaraang weekly task. Kaya naman, magsisimula na tayo sa unang grupo. At ito ang Jinwin. No, man. I remember this feeling. Grabe, it was one of the most intense weeks. Pagbibigay ng puntos ay ikaw, Kathleen. I'll give this 1 point to this person because sometimes I felt like my suggestions is unheard and I felt hurt about it. And I'll give this 1 point to G. Sorry, G. But Jin is the their leader, diba? Kaya Jin win. Yeah. Yeah. 1 point. I'll give this 2 points to this person kasi mas pinofocus niya yung imahe niya kaysa sa pag-care sa ibang housemate. Give this 2 points to Mikey. Ooh. Sorry, Tomoko. Ang susunod na magbibigay ng puntos ay ikaw, Michael. I give this 1 point to this person kasi we had sometimes before in the past, I don't like the reaction he or she gets criticized, and I give this point to. This is. Sorry, bro. Sorry, I'm sorry. Yeah, I love you. And I give this 2 points naman to this person kasi I don't see her helping in this house sometimes and in the chores. And I give this to Katni. Oh, wow. Michael and ano, diba? Lazis are close. They're not super close, I think. They're close but not super close. Parang ganun. Taong ito ay binibigyan ko ng 1 point kasi minsan hindi
ko na alam, hindi na nagtutugma yung actions niya sa mga sinasabi niya po, Kuya. At bibigyan ko ng 1 point si... Kathleen. Oh, man! Ang taong ito ay binibigyan ko ng 2 points dahil minsan hindi niya po hindi po siya tumatanggap ng pagkatalo na naapektuhan po yung ibang grupo at lalo-lalo na po ako in a bad way. Bibigay ko yung 2 points kay Michael. Ooh. And we are back sa Kapamilya Online Live. You are watching. Hello po sa 64,000 viewers sa Kapamilya Online Live and sa mga nanonood sa Kumu. At nasaksihan na natin. Wait, unahin muna natin. Let's settle first with the first confusion. Unahin natin yung confusion na nangyayari kay Seham, Zach, and Michael Burr. Michael. So klaro, tama ba ang intindi ko? Si Seham, nagsabi na may gusto siya kay Michael. Michael. Pero wait, hindi ba Michael may gusto nun kay Rica? Kaya si Alec nagsabi na magpaparaya? Wala na kasi si Rica siguro. So, what do you mean? Nawala. Pero parang diba sa start, parang sabi ni Michael na he never really liked naman R. Yeah. Parang may ganun eh. Yeah, yeah, yeah. Yun nga, ano nga, klaruhin mo nga yun, Richard. Hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi niya na... Yung my understanding there is that tinitukso lang nila na Michael and R. But I think supposedly what he's saying that he only truly liked or had a crush on one person, mm-hmm. which was Seham, from my understanding. So walang sinabi si Michael before verbatim or hindi niya inarticulate na may gusto siya kay Rica. From my understanding, kasi like if you think about it, we only hear it from Alec eh, who used to keep saying na Michael may nauna na or something. Si Michael ni-refer ni Alec palagi. Oh, is it really that? Like that we're not so sure. Kaya yun, going back, so now I think it's clear that Michael and Seham likes each other, tama ba? Yeah, that's what we got kanina. Kasi nagsabi na rin si Seham, kinikiling nga si Seham na before down, she never had that courage to tell someone na may gusto siya. And sinabi niya, di ba? Yeah, oh my God. Tama ba, Janine? Tama yung understanding mo din ba sa saan yung nangyayari? Yeah. I'm confused din eh. Janine? Parang nakapit niya si... Ayan. Kumakapit na naman ako, hindi ko siya narinig. Pero Janine, like what was I saying? Like, do you feel na parang... So technically, do you agree that Janine tuloy? Si Seham and Michael do like each other right now? Seham and Michael? Mm-hmm. Yeah. What can you say about that? Feeling ko, kasi nagka-aminan na sila eh. Mm-hmm. So paano na si Zach? Wait, kasi ako naman, ang nakuha ko dun kina Zach at dun sa conversation nila is they want to get each other more. Get to know each other more outside. As articulated by Zach, pero yung sinabi ni Zach kasi paglabas ng bahay ni Kuya, gusto niya mas makilala. Is it because, nahuli na ba si Zach? Tama ba? Nahuli na ba si Zach dahil had yung sinabi ni Seham tapos ang sinabi pa ni Zach paglabas ng bahay? I love how we're analyzing this like by timeline and by angles na all that. Like parang ano ba yung tamang kwento dun? Like parang, you're right kasi, Sky, you're right. Kasi parang like, I think Zach might have said it a bit. No, I think they developed the feeling. No, Zach developed the feeling sa Cupid duo siguro. No, and it's understandable given yung personality ni Zach. He's shy, he's timid,
Tama. Pati si Seham, kasi late na rin sinabi ni Seham eh. Had na rin na sinabi ni Seham. Si Zach ang sinabi niya, not directly nga. Ang pag-address niya doon ay after ng journalist sila sa loob ng bahay ni Kuya, di ba? Kaya now, pumasok na yung sa picture si Michael Bear. And yun pala, from day one pa lang, they had something, they felt something for each other na pala, but no one really said it out. But you, ako ha, I could see the sparkles in Seham's eyes, ha? Nakita ko yung, yes, I agree. Na, kinikilig nga siya na, kasi it's her first time to tell someone na, na gusto niya, and she, I think she, di ba, talagang kinikilig siya eh. Correct. Janine, have you ever tried confessing, yes, to someone? Yes, I mean, ikaw, bilang babae, di ba? I mean, this is stereotyping. It's, ano na ngayon, it's 2022, di ba? Nasanay tayo na ang lalaki ang magsasabi kung gusto niya yung girl. How do you feel about this? A girl letting the guy know sa nararamdaman niya? Ako, hindi ko kaya mag-confess kasi na mauna. Siguro more on upfronts ako. Actions na lang, like, parang paparamdam ko na lang. Tapos, hayaan ko na lang siyang makagets. Pero hindi yung totally na, I like you, ganun. Hindi ko kaya. and Seham did it to two boys. That's something else, no? That's something else. Two boys, my God. Like, one is, like, had, and one is now, has. So, interesting to see how it develops. Oo nga eh. So, pag-usapan natin. So, let's leave that confusion muna. Pumunta tayo dito sa confusion ng harapang nominasyon. And they are nominating within their team. So, si ang Team Jinwin ang nagharapang nominasyon. And we got to heard yung mga rason nila. And ako, I was surprised dun sa kay Michael. I assumed lang ah, na na-close sila ni Lazis, pero I thought they were super close because sa mga nagdaang ano, sabi ni Lazis na they communicate well nung dun sa mga tasks. For me, when I look back kasi, if you look at the tasks, they actually had a couple of conflicts eh. Remember the time that they were fixing the ano yung ball na task? Yeah. Diba there were conflict there na. And then sa yung when they chose each other and then they battled against each other, may conflict na din dyan. Like, yes, they chose each other because they feel like they're both very strong personalities and strong for a task. But yet, I think there's something hidden inside deeper siguro. Maybe because they see each other's competition. Maybe. I don't know. Mm-hmm. Kaya may mga konting hints of ano na eh para sa akin. Ikaw, what do you think? What surprised you or ano yung naalala mo doon, Janine, sa harapang nominasyon nila kanina? Sina Kathleen? Sina Jin? Medyo nakakagulat kasi nga, di ba nga close nga si, ako din feeling ko close si Lazis and si Michael. And yun, nakakagulat. At nakakakaba yun kapag harap-harapan, no? Kaya nyo ba yun? Parang hindi ko kaya yun. Oh, yeah, iba yung feeling. Hard, that's hard. Pero, I mean, something light, di ba, intense. So, I remember lang nung ano ko, naalala ko lang bigla, pinag-impacket din kami ni Kuya. Tapos, meron pala kaming toka-toka na lugar na pupuntahan. Ako, nag-impake ako. It turns out, doon pala kami sa boys room magsistay nila Kiara. Nag-impake pa ako mabilis. Ah. Talabala ako yung manit ako. So, wala lang. Naalala ko lang because of the... Ano, something light. Kasi parang ang intense ng analysis natin doon sa ano. Pero, ayun. Wala lang. Naalala ko. I love how it's analysis talaga. We really break down everything. Oo nga eh. So, ano, tingnan natin ang mga mangyayari sa Love Triangle at sa ating harapang nominasyon at kung may mga aalis ba talaga sa loob ng bahay ni Kuya bilang meron silang mga naka-impake na maleta, di ba? Yes. So, let's watch. Maybe a lot of... Ang susunod ay ikaw, Lazis. The person I'm gonna give 1 point is very nice, but not always helpful in how it works.
Kathleen. Two points I give to person who not always control actions or jokes. Michael. Sorry, bro. Sabi nga, may tension nga talaga dun eh. At ang huli ay ikaw, Raph. Binibigyan ko ng one point ang taong ito because I know nakikita ko during rehearsals nung nakaraang tasks na kaya naman niya ibigay yung 100%. Pero dun sa mismong performance, I noticed na kinulang siya ng effort. I love you, Kathleen. I love you, Raph. I love you. Oh, super mega. Binibigyan ko ng dalawang puntos ang taong ito dahil once again, judging by the performance na nangyari sa team namin, nagkaroon ng insidente na pwede namang maiwasan kung mas nag-ingat. 2 points para kay Michael. Sorry, man. I love you. So 4 of them gave him 2 points. Mm-hmm. Wow, sakit. Sakit! Pero on various reasons, not just anchored on... Yeah. ...bibigay ng boto ng Team Genuine. Bari na kayo umupo sa ngayon. Damn! Magpapatuloy tayo sa harapang nominasyon at ang susunod na sasalang ang Team Rockwins. Ang unang magbibigay ng boto ay ikaw, Nathan. Binibigyan ko ang housemate na ito ng 1 punto, 1 point, sa kadahilanan na nahihirapan siya pagka ang mga task is time under pressure. Mga pagsabi na, sige na, okay na yan, o gawin na lang muna natin habang yung iba ay nagbibigay pa ng opinion, eh palagay kong kailangan mailatag muna ang lahat bago mamili sa mas maayos na proseso ng task. Binibigay ko to kay... Seham. Binibigay ko ang 2 points o 2 punto sa aking housemate na ito dahil ako ay limitado sa aking pagpipilian at ito lamang ay sa aking grupo. Nagbase ako mismo sa current task o sa huling task na nangyari. At narito narinig ko ang komento ng mga fairy drug mother na talagang nirerespeto ko because of their experience. Baka nga kinulang o baka mas kailangan pa ng mas onting push ang taong ito sa paggawa para sa buong grupo ng task na ito. At binibigay ko itong 2 points na ito. Faiza, brother, you're strong. Ang susunod, Rocky. Binibigyan ko po ng 1 point ang taong ito dahil
alam ko napaka-talented yung taong to at maraming opportunity sa kanya. If ever man na siya ilalabas. Tingin ko yung taong to ay si Zach. Binibigyan ko po ng 2 points ang taong ito dahil alam ko kaya naman siya ligtas at mayaman naman din po siya. Point 2 points ay si Isabel. Love you. Ikaw na ang susunod, Isabel. I love all of you. Pero itong tao na may wipe 1 point sa akin, nakikita ko na minsan bored siya at tumutulong naman siya sa mga gawaing bahay. Pero from my groupmates, dahil limitado yung options ko, itong tao yung pinakalis na may naambag sa pagkagawa ng household chores. Pero tumutulong siya. Ito ay si... Yung 2 points naman ito ay para sa isang tao na open-minded pero nakita ko na nahirapan siya sa pagsasabi yung anong gusto niya sabihin sa amin sa simula. Pero nakita ko naman ito na try yung best niya kahit nahirapan siya. Ito ay si Roque. And we are back at natapos na harapang nominasyon. Oh my gosh, that was tough one. I don't know. That was a tough one. Kasi of course Cap was ano, was not kunin lang po yung vote si Cap kasi he had immunity. may recurring patterns ba kayo napapansin on kasi wala na alala ko yung kay Roque. Yung lack of respect para sa kanya yung pag-utot. I thought he was gonna use that reasoning again. Pero ang ginamit naman niya ngayon, opportunities and their lives for mayaman. Oo, outside. I think ganun yung ano, ganun talaga sa nomination. Like as in you really cannot pinpoint. We've always said this. There's always something that changes. Something that may have happened during the week, yes. And it's so hard to choose. Kaya sabi ni Cap, diba? He based it on the performance na lang, and also what the fairy drag mother have said about the performance, which is kay Zach naman. Yes. Kaya, and again, the options are only 4, diba? Kaya hirap. Yeah. I mean, tama. Wala naman kasi talagang criteria or standard sa pag nominate nila, and two points dun sa I have 2 points dun sa idea na mas mahirap yung idea na nagno-nominate lang sila within the group. Kasi syempre, mas naging close sila. Yeah. Nakita nila paano yung binigay nilang pagtutulungan. So at the same time naman, pwede din mas nakita nila yung totoong sino yung mga taong nandun, di ba? Mm-hmm. Tsaka, actually, this is actually good din that you hear the nominee. I mean, if you're a housemate and then you hear kung ano sinasabi ng mga co-housemate mo, at least malalaman mo kung anong yung part na kailangan mo mag-improve pa. Mm-hmm. And I think the biggest thing I'm taking from this, for example, is kay Kath. I think it was 2 or 3 housemate that said na kasi hindi siya masyadong natutulong daw sa house chores yata. Kaya dun yung parang ma-point. So if I'm the housemate, okay, itong week na to, papakita ko talaga nagtulong talaga sa mga house chores. And hopefully, by the end of it, they don't have any reasons to say na nominate ako again. Pero that's not entirely true for all of them. That's only entirely true dun sa nakita nilang nangyayari doon. Kasi for example ngayon, reason ni Roque, dahil mayaman, wala namang magagawa si Isabel doon. Wala namang magagawa din si Zach kung may probable higher chances of getting opportunities paglabas. So, iba-iba. But we have to respect all of their reasons. Yeah. Ikaw, Janine, kung magno-nominate ka, anong mo? Probable na basihan? Siguro kung ano yung nakikita ko sa kanila sa loob ng bahay. Kasi yung kay Roque, parang medyo play safe eh. Kasi hindi niya sinasabi directly kung ano yung bad about them.
pero sinabi niya lang yung opportunity and yung lifestyle para mas safe, diba? Wala, di magagalit sa kanya. Piling ko lang, sa tingin niyo, parang play safe. Pero kung ikaw, kung ikaw, anong ano mo? Kung ako, yun nga, yung... House player mindset la, house player mindset to. House player mindset. Okay. Matara yan. Totoo sila, ganon. Yung totoo, like, eh, kunwari, nanominate ko siya kasi wala siyang ginagawa. Ganon, tulala lang. on tasks, ang sinasabi mo on tasks. Yung totoo. On tasks. On tasks and sa tasks din sa ano, yung for everyday na ginagawa. Chores. Siyempre, mag-observe ako eh. Observe ko sa lahat. And I think also, adding on top of that, let's go back to yung kay Michael din. Lahat ng group mates, nang nominate ng 2 points sa kanya. Ang sakit! Pero again, on different reasons, ha? On different reasons. I think si, may nagsabi, I forgot kung sino sabi, yung masyadong concerned dun sa image niya. Diba? Imahe, yeah, oo. Was that Kathleen who said that, 'di ba? So ayun, based on ano naman, 'di ba, kung anong feeling niya na pinapakitang impression ni Michael. Wow. Can you imagine how it feels like the groupmate that you worked with together for the whole week? And ako, based on my assessment as a viewer, when you see Michael's performance during that week or during the final performance, siya yung parang one of the todong ano talaga, hataw and all that. So oh man, like I can feel for his pain for that for sure. Nasakit, grabe. Yeah. Pero yun nga eh, they're ano na lang. Hinihimay na lang talaga eh. They're nitpicking na lang kasi yun nga, naging close sila. Of course, sama-sama nilang pinagtagumpayan, pinagpaguran. So pero at the same time, it's very apt dahil sila yung magkakasama throughout the week. So tama. And of course, in the house na ano, 24/7. Oo. At hindi na balanse ni Janine yung internet at kumapit na talaga siya. Janine, wala na si Janine ulit. Janine, please come back! So feeling ko time na talaga, Richard, para mag-ama kabugera ka. Ano yung kabugera? Ano mangyayari dito? Hala ko nag-choppy ka. Ano? Ano mangyayari dito ulit? Ano? 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 Hindi kita marinig masyado. Ano sabi mo? Ayan, si Janine is back. Yay! Wait, pero hindi pa ni... Unstable yung network dito. Naka-quarantine kasi ako. Oo. By the way, guys, for you guys are just watching talaga. Right now, Janine is the house player who won the Kumu campaign and will be entering the house very, very soon. And sabi daw... Nakasama yeah, together with Marky. Correct. And sabi daw, they will be the Mataray version because they are going... They won't be the play safe and be nice to the housemate type of, ano, like, kaya nakaka-excite. Yes. Wait, but we don't know yet kung sabay sila. That's not yet revealed. Di natin alam kung sabay or... baka hindi surprise nga. Surprise na lang yan. Oh. Ano ba pwede mo i-share konti na, ano, very pag quickly? Pag pinaghahandaan mo. Oo. Actually, kinakabahan ako kasi in person talaga mo bait ako, hindi naman ako live. Friendly ako, actually. So, ibang personality yung makikita nyo sa akin pagpasok. So, yun yung pinaka-challenge talaga sa akin. Ibahin ko yung personality ko. Hindi ako yung Janine na nakikita nyo sa live stream, ganon. Oh, but this is our first encounter together and you feel like, I feel like you're a very sweet girl na parang mabait and all that. And yes. I feel nice talking to you, parang ganon. So, we will see something else. I'm excited for that. Oh. Pero alam mo saan pa tayo excited? Kung sino ba talaga ang malalagay sa alanganin na magiging nominado? Because we don't know yet who among those numbers would be included. Kaya naman guys, balik na tayo sa ating live episode ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Wow. Ilan yun, no? So I think Michael Ver, no? Given he had the most eight numbers. Points. Yeah. Numbers. Which is another, a whole 180. Dahil siya yung safe last week. Ayan.
Pero question, ano, Janine, necessary bang ano? Na dapat iba yung makita namin na Janine sa loob? Ba't hindi ka nalang maging mabait? I think it's part of the fun naman para, diba, para ma-push yung mga housemates. Oo. Who wouldn't want that? Yes, wala na kaming idea kung ano yung gagawin namin sa loob. Mm. Ayan, ito na. Ayan na. Sorry. Oh, yes, Zach pa pala. Binibigyan ko ng isang puntos ang taong ito kasi from the previous task, medyo nahihiya siyang magbigay ng kanyang suggestions, hindi siya ganun ka-vocal. Pero dapat, as a leader, ito dapat ay isa sa kanyang mga katangian. Binibigyan ko ng isang puntos. Si Roque. Sorry. Binibigyan ko ng 2 puntos ang taong ito kasi from the previous task, lalo na nung mga simulang araw, medyo yung mga suggestions niya sa aming dance ay nagpapakomplika ng mga bagay. At kapag nagtatanong siya at nagbibigay naman ng sagot, parang lumalabas lang din sa kabilang tenga. Ang 2 puntos na ito ay binibigay ko kay Isabel. Sorry. Lumalabas sa kabilang tenga? Oh my God. That sounds so harsh. At ang huling magbibigay ng kanyang boto, ikaw yun, Sam. I'm giving this person 1 point because I feel like during our last weekly task, medyo naging magulo po yung usapan. Whenever we are giving suggestions, it's like it's always rushed and never maayos. I'm sorry, I love you, but I'm giving you 1 point. So then. It's fine. Oh my God. Oh. I'm giving this person 2 points because with our last weekly task, even if you are a talented person, I feel like you didn't give your 100% effort. And I feel like you could have given more, but you were holding yourself back a little bit. So my 2 points goes to you. Zach. What? Zach? Wait, what? What? Wawan naman si Zach. I'm confused. I am as well. And sad. Parang, alam niya na ba na grabe ni Sam na ang gusto niya ngayon si... Tatawagin ko. Oh my God, I'm so confused. Sa bawat grupo na nagkaroon ng pinakamataas na puntos. And Michael is being emotional now. Hula. So wala nang Zach Ham. Genuine. Naku, sakit sa Zach Ham. Zach Ham. Ang nakakuha ng pinakamataas na puntos. Michael. Kathleen. Jean. At Laziz. All of them na nagkaroon ng puntos.
Tama? Yeah. Michael looks angry and sad at the same time. Wow, I've never seen Michael like this. I know. Oh. Ooh. Oh my god. Mula naman sa Team Rock Queens. Zach, Isabel, at Roque. Kayong pito ang hinirang ng inyong mga kasama na hindi karapat-dapat nang manatili sa aking bahay. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na patunayan ang inyong mga sarili. At kayo ay sasabak sa Ligtas Challenge. Ah, may Ligtas Challenge! Kung saan maaari ninyong maligtas ang inyong mga sarili mula sa eviction. This is the first this season. Ang hamong ito ngayong araw, at kung sino man ang dalawang housemates na hindi makakagawa ng hamong ito ay magpapaalam na sa kanilang mga kasama. Oh! Dalawa! Maghanda na kayong ito. Kala ko'y sala. Dito na nagtatapos ang harapang nominasyon. Talaga namang dumadagundong ang malaking anunsyo ni Kuya. Anong klaseng hamon kaya ang pagdadaanan ni Jin, Isabel, Lazid, Michael, Kathleen, Roque at Zach? At sino ang dalawang magpapaalam na sa mga kasama? And knowing Kuya, meron nga kayang twist ito? Tutukan ang mga intense na kaganapan bukas. Oh, there we go, guys! Totoong buhay. Ako po si Bianca Gonzalez. So what's gonna happen? Ang Pinoy Big Brother Community Season 10. Okay. Oy. So meaning hashtag natin for tonight ay hashtag confused night put confusing night for tonight. We're all confused. Ang daming pasabog. Ang dami nangyari ni Kuya for tonight. Pero you guys, hindi dyan natitigil ang lahat ng pasabog dahil may sikreto si Kuya at tayo at siya lang makakalam. So it's just between us and Kuya. So guys, pumunta na sa PBB Secret Room on Kumu at tuklasin ang sikretong ito. So lahat ng mga Marites at Tolits dyan, tara na, pumunta na sa at PBB Secret Room para malaman natin ang PBB Secrets. Oh wait, I'm intrigued and I'm confused. May secret room pala? Hindi ko alam yan ah. Just in. Oh. Kapapasok ko nito. Pero guys, huwag kayong umalis dito muna kasi dito pa tayo. Mamaya ka kayong mag-secret room. Wait. And 24/7 oh. Live stream itong secret room na to. Ah! Hashtag confused! I know. But again, this is ang mga sikretong ito, tayo lang ang may alam. PBB community and si Kuya. Okay. Ang dami nangyari. Let's quickly rewind konti, summarize natin konti. So, right now, the next thing that's going to happen is mag-ano sila, they're going to do a ligtas challenge. If I'm not mistaken, I think so far this season, parang wala pa yata ng ligtas, not HOH challenge eh. So now, there's a ligtas challenge, and whoever wins, I think, will ligtas from, ano, from nomination. As the nominee. So, malalaman natin yan bukas kung sino ligtas
from okay. nomination, tama ba? Hindi. So gagawin nilang lahat. So lahat ng mga nakakuha ng puntos ay haharap sa Ligtas Challenge. At sa pagkakaintindi ko kanina, pag nagawa nila, ligtas sila. At kung hindi, ay aalis na sila. Tama. Tama. Ilan ang magiging ligtas? That we don't know. Kung I think basta magawa at kung hindi magawa, is this like a Squid Game? Ala, malalaman natin yan bukas or sa susunod ng mga araw. You know what, guys? Stay tuned lang kayo at lalong pumunta kayo sa Secret Room. Stay tuned lang kayo sa mga live ng PBB para magkaroon tayo ng mga kasagutan sa ating mga confusions for tonight. So malalaman ninyo sa Secret Room tonight. Tonight na pala yan. After ano, meron na pala Secret Room agad. Oh my God. I'm excited. And hindi pa natin alam kung ano yung ligtas task. And wait, I was just surprised. Can we just talk about the reaction of Michael? He was angered. He was angered, he was crying, he was sad. Eh, hirap eh. Imagine 8 points, lahat ng ano mo, kagrupo mo, nag-vote sa'yo. And I think he's angry at himself more than anything. As an athlete, he always says that his biggest competition is himself eh. So parang like, I think he's just angry at himself at how it transpired to be that. Pero grabe. What do you think, Janine? Itong pinakita reaction. Tapos he shrugged off pa, di ba? Yung ano, Kathleen was comforting her. Lazis was. Pero kasi di ba ano naman? Again, yun nga, baka galit siya sa sarili niya. What do you think, Janine? Feeling ko hindi niya expect yung magiging points niya. Siguro kung 1 point lang, 2 points, pero kasi ang dami, di ba? So, feeling ko din niya talaga expect. Nakita naman sa mukha niya, naiyak siya. Feeling ko more on galit siya siguro sa mga nag-dominate sa kanya. Gusto ko yung magkaiba kayo na sagot, ha? Talagang kino-confuse natin lalo sa... But we don't know. The exact reason. Si Michael lang makakapagsabi nung totoo niya na rin. But definitely there was pain. Definitely there was pain na nararamdaman ni Michael. Pero nakita natin nagliwanag ng konti yung mukha niya. Because we know he's good at tasks. Diba? He's good at tasks. So, I think he became hopeful nung nalaman niyang pwede pang maligtas at hindi automaticong nominado. Pero tama ba 'yun? Aalis pag hindi nagawa? Tama ba 'yun, Kuya Kicks? Ang narinig namin. Malalaman natin 'yan mamaya yata sa Secret Room. If I'm not mistaken. Yan doon natin malalaman 'yan, kaya abang-abang, guys. Isisi niyo sa bangs ko tonight. Ang mga makaka-confuse na mga kaganaan. Ayan, guys, streaming na right now ang Secret Room. So, sabay-sabay na tayo pumunta doon. So, thank you for tonight. There we go. Ladies and gentlemen, World of Confusion ang naganap nating episode for tonight. And we have our nominated housemates na harap sa Ligtas Challenge. Correct. Kaya bagong week, bagong nominated housemates ang kailangan mag-step up talaga para ipakita na deserving sila mag-stay sa bahay ni Kuya. At syempre naman, nasa kamay nyo yan ang kapalaran nila, mga Kumulizens. Yes. Ayan, Janine, kumapit ka. Keep on PBB Season 10, Community Adult Edition. So you will know kung sino ang gusto nyong masave. Mm-hmm. And of course, by the way, guys, speaking of mga powers, did you guys know that we have the power to give some kilig kahit tapos na ang Valentine's Day? Kasi right now, it's still, you know, February, which is still the love month. Kaya listen up, Kumulizens, we have some good news. You guys will have a chance to win a one-on-one virtual date with our ex-PBB housemate, na si Kyle Echari. Love month is not yet over dito sa PBB at Kumus. Kaya naman mag-live lang kayo from February 19 to 23. And use the hashtag PBB Kumu date for a chance to win a virtual date with Kyle. So, go live na mga Kumunizens. Start na yan today at ang streamers with the most number of unique viewers will proceed sa final selection. So, the luck winners will be announced on February 20. So join na and start streaming, Kumunizen, and good luck. Yun. So Janine, ayan.
Pero meron pa tayong community decides. Do the honors sa pag-announce ng ating current update. Okay. Ayan. Ayan. Tingnan natin yung mga update natin sa community decides question of the day. Janine, ayan. Janine, ayan. Ano ba yung katanungan natin sa community decides? Ayan. Sino ang gusto nyong maunang sumubok sa isang challenge na magiging daan para malaman kung sinong dalawang housemates ang magpapaalam sa kanyang mga kasama? Oh, this is an intense question. Parang itong pinaka, one of the... Okay, ang unang susubok na napagdesisyonan ay si Isabel, 814 votes, Jen, 589, Kathleen, 497, Zach, 463, okay. Michael, 146, Roque, 30, and Lazis, 19. Ayan. So always remember, Kumunizens, na malaki ang power. Oh, ayan, go, Kathleen! Ayun na! Nakakapit na si Kathleen! Go! Kumunizens, always remember that malaki ang powers at say ninyo sa mga mangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Meron pa kayong hanggang 8 a.m. tomorrow para ipakita ang inyong mga powers para sa ating community decides. Yun. At nakakapit na si... Kumapit ba? Oo, okay na, okay na. Janine, thank you so much, Gabe. Thank you for joining us dito sa napaka... ang tawag dito, napaka-intense na nominasyon. Maraming salamat. Oo. So, confusing. Sa mga confusing, ayan, meron na tayong bagong set of nominations. Yes, and thank you so much, Kumunizens, for indulging with us tonight. But don't you worry, because we will all see you again next week. Once again, my name is Richard Juan, your online oppa. Thank you very much, guys, for having me. And don't worry, kasi don't worry nga, Kumunizens, dahil hindi pa nga itong huling pagkikita, dahil maabangan nyo kaming house players gabi-gabi dito lang sa Kumulitan weekdays and weekend shows. Ayan, makikita nyo pa rin sila Marky and of course Janine. Thank you so much at na nakasama ka sa JS Prom tonight. But ayun, happy birthday muna kay Chin. Happy birthday, Chin, and enjoy your stay sa Cebu. And hi to everyone again. Maraming salamat sa mga tumutok at sumama sa amin for tonight. Abangan natin again, Secret Room is now streaming. And remember that when you dream, sky is the limit. Thank you, Kumulitan people! And I'll see you next week! Bye-bye! Bye, guys! Lahat tayo'y may pagkakaiba sa tingin.